Mrs. Jude Jaworski, at syempre, ang aking MBS, ang aking mayor, Mayor B. Consolo, together, si Father Emmanuel para sa ating pananalangin. To be assisted by ang ating barangay, ang amalang barangay, Kapitan Apia Benito, at ang ating physician in charge, Dr. Milda De Rosario. Pasigenyo, magandang araw. Ika-isang daang araw ng mga opisyales ng lungsod at kaugnay pa din dito ay ang pagdaraos ng ilang mga aktibidad ay ang pasinaya ng isang health center dito sa Barangay San Miguel. Pag-aaring naman ang nababaan sa center na ito at sa mga nalilihan nito, ang mabuting balita na mayroon kay San Lucas, tumuli sa iyo, Panginoon. Pagpasok niya sa bahay, sariwan niyo, mag-aaring naman ang kapayapaan sa bahay na ito, kung may bigin sa kapayapaan na iyo, sa kanila ang kapayapaan, ngunit kung hindi sila magkabit ito. Manatili kayo sa bayan ng inunuluyan. Kami ninyo ang inumin. Ano ang dulot nila sa inyo sapagkat ang gagawa ay may kapatang tumanggap ng kanyang upa? Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa ibang bayan, kami ninyo ang anumang inhain sa inyo. Pagalingin ang ito na sabihin sa bayan, narating na ang paghari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagpapitalin ang tumulong sa maan ng bukan ng buhay ng lahat ng mapaganap sa bayan at kinyo tuhol sapagkat dungha kang mawain. Ang pagmahalubin mo kayo ni hagapag na pagmahalan ng aming health center tuhol sapagkat dungha kang mawain. Ang pagkalinga lubin mo maging muspalan kami lagi sa muspalan suka at sawin tuhol sapagkat dungha kang mawain. Ama, may kapalubin mo maging masigasi kami sa palaganap ng iyong paghahari, Tugon, sa pagkatuha ka, Mare. Aming Ama, sa inadahan, Tugon, ibinigay mo sa amin buhay at pagmamahal, tanggilipin mo ito ng kaniyamang ikaw ang pinagmukulan na kanilang mabuting pagsasamahan. Ibinigay namin ito sa pamagitan ng Espiritu kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Manahan ka kay Jesus Cristo sa pinilimakan at isinaya sa health center na ito at kumibigay na pagbasbas sa iyo upang sa pagkakitin ay malamang ang pagkukong upang sa labas dito yung ilang pakalit ang iyong pagkakuyo at upang sa pagkakitin ay ilang magkakalagan at magpasok hanggang tanay sumangkis sa ilang tahanan sa pag-isang sa Ama sa kalagitan hari namin ng buhay. Kasama ng Espiritu Santo, magpapas sa walang hanggan. Ang banal na tubig gawang ito ay magpaalala ng mag-iisa sa kamatayan ng buhay ni Kristo sa sakramento ng Pinya. Ama namin, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo at sa lupa para man sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ang aming kapanin sa araw-araw. Patawarin niyo po kami sa aming mga sala para napapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag niyo po kami ipaintulod sa tukso at dyan niyo po kami sa lahat ng masama amin. Abagin ang Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming mga kasalanan, ngayon at po kami mamatayan. Lord, happy sama sa anak at sa Espiritu Santo. Paparanan sa unang-unang ngayon ang pakilipan at magpasawalang hanggan. Amen.
Pasigenyo, magandang araw. Muli, ito ay ang isang daang araw ng mga opisyales ng lungsod ng Pasig. At kaninang umaga sinimulan ang kanilang araw ng iba't ibang aktibidad o programa. Sa kasalukuyan ay nandito tayo ngayon sa Barangay San Miguel sa kanilang health center kung saan nagkaroon ng renovation sa third floor, isang expansion na maaaring magamit ng 33,000 na mga taga-Barangay San Miguel. Tayo po ngayon ay paakyat sa third floor upang silipin ang naging renovation na isinasagawa nga dito. Ayon sa ating nakausap kanina na physician in charge dito sa health center ay itong third floor ay dating gym at ni-renovate para nga sa kanilang mga kabarangay. Ayon ito kay Doc Nida del Rosario. Sa ating pakikipag-usap tungkol dito sa pasinayang isinagawa dito sa health center sa Barangay San Miguel, ay ayon kay Doc Nilda del Rosario, ang physician in charge sa barangay na ating binanggit, ay itong third floor ay dating multipurpose building na nag-expand, naging gym, at ngayon nga ay magagamit ng nasa 33,000 na populasyon sa San Miguel. Nagsimula sa isang maikling mensahe mula nga sa physician in charge itong programa. At ngayon, ang bawat palapag ay binabasbasan ng officiating priest habang nandito sa third floor si Vice Mayor Dodo Chorsky kasama si Mayor Vico Soto at si Congressman Roman Romulo. Maliban pa po sa ating binanggit ng mga opisyales, ang ilan ding mga city councilors ay kasama pa rin natin dito. Muli mga Pasigenyo, isang daang araw ng mga opisyales ng lungsod simula nang sila ay naluklok. Kaninang umaga, sinimula ng iba't ibang programa o aktibidades dito sa lungsod ng Pasig. Nauna na dyan ang pamamahagi ng insurance policies para sa mga DRRMO volunteers. Sinundan nga ito ng pamimigay ng laptops para naman sa mga city health office sa pangunguna ni Doc Pananigan. At ganun din ang engineering office na nandito din ngayon. At ganun din ay kasama si Engineer Jeronimo Arta. Ang ilan pa mula sa City Hall ay ang Public Information Office at ang Mayor's Office na katuwang sa pag-asikaso nga din dito. Bago pa man ang ika-100 araw ng mga opisyales ng lungsod ng Pasig, ay may ilang mga buildings at ilang mga health center na din ang nagkaroon ng inaugurasyon o napasinayaan. At dumagdag nga ito at dito mismo sa araw, sa ikang 100 day. Mamayang konti ay susubukan natin kung tayo ay may makakapanayang na nandito no, sa programang ito o dito sa inauguration na isinasagawa.
Patuloy pa rin po ang pagbabasbas ng health center dito sa Barangay San Miguel. Thank you po, Father Miguel. Hindi po matatapos ang ating palalatuntunan kung wala pong mensahe ang salunihang panlunsod members. Isang mensahe mula sa ating naging isang kongresista, ang Congressman Honorable Roman Romulo. Maganda-magandang umaga po sa ating lahat. Hindi ko na po hahabaan ano rin. Kanino umaga pa po tayo magkasama sa iba-ibang mga programa. Pero alam nyo, ngayon hapon naman po tayo sa San Miguel. Gusto ko lang kung kanina umaga po, nag-umpisa tayo kasama ng yung mga barangay natin para dun sa health program rin. Pagkatapos po niyan, tumuloy dun sa ating education kung saan mga laptops ay binigay po sa mga guro na wala pa mga laptops. Kaya sa kay Mayor Vigo, Vice Mayor Dodon, Consial Kim, nandito ko rin si Consial Angelou, Consial Cory, Consial Maro, Consikin, una ko na sabi si Consikin, congratulations po dito sa first 100 days. Alam po nito, gusto ko lang mabanggit ito, Dr. Nilda, alam niyo naman na nagtatrabaho kayo very closely with Mayor Vigo, ano? Itong health center extension po ito na mga ginagawa nyo at nila Mayor Vigo na iba-ibang programa. Huwag natin kalimutan ha, meron ng low balance billing sa PCGH sa Child's Home. At siguro po, hindi pinabanggit masyado, no? Dahil sa puno-puno na eh, na activities. Siguro gusto ko rin mabanggit, ano? Very successful yung implementation ng social pension. Napakarami na pong natutulungan nun. Yung 65 and above na nabibigyan po ng tulong nila Mayor Vigo, Vice Dodon, lahat po ng City Council. Hindi ko na po mababanggit isa-isa. Binanggit ko lang po yung no balance billing. Binabanggit ko lang po yung social pension po na napaka-successful po. Marami yung natutulungan yan. Sabi ko nga kanina kay Mayor Vigo, kay Vice Dodon, bakit hindi natin, ano, wala tayong programa tungkol sa mga bagay na yon? Pero sabi nga sa akin, Congressman, yung mga yun naman nararamdaman ng tao. Totoo naman yun. Ito physical structure, kaya ito naman ang kailangan i-bless. Pero yung mga ibang bagay na yun, nararamdaman naman ng bawat Pasigenyo. Kaya muli po, congratulations in the first 100 days. Alam ko, magpapatuloy pa ito. Mabuhay po ang Barangay San Miguel at mabuhay po ang lungsod ng Pasig. Thank you po, Congressman Roman Romulo. Ang sa pong mensahe mula naman sa ating Vice Alcalde ng Pasig, walang iba kundi ang kagalang-gala, Robert Dudo Jaworski Jr. Maraming salamat, maganda po mga dito. So, bako na walang tingkat. Good morning po sa ating, ay good afternoon po sa ating lahat. Kami po ay nagpapasalamat sa, siyempre, sa ating butihing mayor dahil, actually, project ni Mayor Vigo to, para pangat si Mayor Vigo. O, sa ngayon, mayroon tayong extension na third floor dito sa inyong health center. Alam nyo, ito po ay habang nandito po tayo, we're celebrating po yung isang 100 day po namin bilang isang council na, o bagong pang-council na naninimbihan sa ating mga lungsod ng Pasig.
At dito po siyempre ang ating mga konsehal, then po si Tita Cory, then po si Councilor Baro, si Councilor Angelo, si Councilor King Cruz, at yung iba po hindi nakasama. Pero bilang po namumuno sa ating local city council, ako naman po ay proud rin na i-report sa inyo. Matulad po itong ating health center ngayon. Meron pa kayo nakikita ang pangalan ng kahit saan sino politiko dito? Wala na po. I'm going to report sa inyo yung ordinance number 1 na pinasa ng inyong bagong city council para patunayan at patibayin pa na inaalis natin ang politika sa serbisyo publiko. Pinagbabawal na po ng kahit sinong politiko o government official na gamitin ang pangalan nila, simbolo nila, slogan nila, o kahit na tatak nila sa kahit anong programa o proyekto, basta pondo po ng galing sa ating pamilya. Marami po tayo mga reforma na itutulak at nasusulong sa pamamagitan po ng operasyon ng ating buong city council. Napakasipag po ng ating council ngayon, kung kayo po ay may oras at panahon, kahit anong araw, pumunta kayo sa City Hall, makikita ninyo yung council ninyo nagtatrabaho, nagko-committee hearing, nagkakanta po ng mga public hearings ngayon na kung saan dati hindi po nagaganap. Ngayon, bawat isang ordinansa o resolusyon, bago po maaprubahan yan, eh dumadaan muna sa talagang masalimuon na pag-aaral ng ating mga konseyo, ng ating mga miyembro ng konseyo. So, muli po, marami po tayong mga programa na parating at sana po magsama-sama tayo na mag-unity tayong lahat mga Pasigenyo para isulungan sa pagandang Pasig. Magandang hapon po at congratulations po. Pati ko mula si Kapitan, nakalimutan ko si Kapapian, wala niya ata. So, again, sa ating barangay at sa lahat ng kagawad, magandang araw. Thank you, Vice Mayor. The last but not the least, mula Batanes hanggang Holo, ilang kilala siya. At nagpapasalamat po kami. At siya ang ibinigay sa atin ng Panginoon, ang aming MPS, ang Mayor ko, ang Mayor ko, Mayor Vigo Soto, I love you. Magandang hapon sa ating lahat. Nakakatuwa po ano dahil kung matatandaan po ng iba sa inyo noong 2020 ECQ pa yata yun eh, no? O kakatapa kayo ng ECQ ay bumisita rin po kami dito dahil bagong gawa yung first at second floor po natin. Nung bumisita po ako noong araw na yon, sabi nila Dr. Myla ay sayang meron tayong third floor na dating parang gym yata yun tapos naging tambakan na lang ng gamit. Sayang, hindi naman malakihan ang espasyo natin dito. Yung lot area natin hindi kalaki. Kaya dapat i-maximize natin kung merong third floor. So sinilip po namin at ayun, ginawan ng program of work at sa tulong ng ating engineering department ngayon, nandito na po tayo at inaugurate na po at binibless ang ating third floor na gagamitin ayon kay Dr. P. Ay nasa next center na yata si Doc P, ano? Sabi ni Doc P, ito daw gagalitin for nutrition at admin support po natin. Ano? So magiging malaking tulong po ito sa servisyo natin. At gaya ng sabi sa atin ng ating mga healthcare experts, ng ating mga doktor, mula sa ating city health officer, hanggang sa ating mga physicians sa mga health center, hanggang sa ating dalawang ospital, lagi po nilang pinapaalala sa atin, tungo sa universal healthcare, hindi po sapat na maganda yung equipment, hindi po sapat na malakas ang ospital, kailangan malakas ang ating mga primary healthcare centers. Yan po ang isa sa pinaka-importanting aspeto ng universal healthcare. Dahil ang gusto po natin, primary healthcare, preventive healthcare. At hindi tayo tumitigil sa ating mission para dyan. At katunayan, ang lungsod ng Pasig, lagi pong namumuna. Gaya na lang po nung field health accreditation natin para sa consulta package. Tayo po ang unang NCR LGU na nakagawa nito. Kaya sa pangungunan ng ating mga doktor,
sa pangunguna po ng ating City Health Department sa tulong ni Vice Dodon, sa tulong ng ating 11th City Council at syempre kay Congressman Roman. Ay sigurado po tayo na dire-diretso po tayo. Walang makapipigil sa atin tungo sa universal healthcare. Maraming salamat. God bless po sa atin. Pasigyan niyo muli, magandang araw. Ang isinasagawa dito ngayon sa Barangay San Miguel ay ang inaugurasyon ng kanilang health center. Newly renovated at expansion ang ginawa sa third floor. Ayon nga po kay Mayor Vico kanina, binanggit niya na magkakaroon ng ang priority po dito ay administrative at para sa nutrition. Yan yung kanilang gagawin sa third floor. Marami pa ang susunod na pupuntahan ng centers na magkakaroon din ng inaugurasyon. Maya-maya na lang po abangan dito sa iNews Pasig na atin sila makapanayam dahil punong-puno ang araw na ito sa sunod-sunod na aktibidades ngayong 100th day na ng mga opisyales ng lungsod ng Pasig. At mula po dito sa Barangay San Miguel, ako si Luwan Panyano para sa latest ng iNews Pasig.